Hello po mga kababayan, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Today's video, ay bibigyan daan ko lamang po yung tanong sa atin na kung sino raw po yung ating napupusuan para sa senador o para sa senado sa taong 2022. Ngayon, ang tanong nila is bakit daw Rodante, Marcoleta? Bakit si Kadante? So, simple lamang po, ang sagot, mapapanood ninyo dito sa video na aking gagawin. But take note, hindi po ito isang pangangampanya, kundi isa lamang pong pagsagot sa katanungan kung bakit si Kadante Marcoleta ang napili ko o napipisil ko na maging masama doon sa ano sa lineup ng senatorial candidates. So, sa katwiran, ano man ang hamon ng buhay, mananaig din ang tunay, kaya hindi ka na dapat pa nang maduwag. Kanyang papanindigan sa samahan, kaya kapit lang, di na tayo kailanman mabubuwag. Dumating ang kagipitan ay hindi kanya iiwan, kahit gano'ng makalaki ang mga naaapi. Buong tapang niya isisiwal at mga abusado at lahat ng mga may pagkakamali. Sumama ka sa akin, teka muna sandali, inilalahad niya isolidong pruweba. Kanya ibinubulgar ang umaalipin sa ating mga maling sistema. Gilamin ang batas sa katwiran, dapat pag-isipan, dahil ito ang ating pag-asa. Matalim ang mga plano, dapat lagi sigurado, pinakamainam kasi ito na isang data. Ang inyong mga pagtitiwala, kanyang kinakailangan upang maisulong interes ng masa. Sama-sama tayo mga Pilipino, iisang layunin, Pilipinas, gawin natin masagana. Dante Marcoleta, basta-basta lumalabat, kundi masusi pinag-aarala. Tanong nila, mga advocacy po ano po ba yung mga dadalhin ninyo ng mga panukala? Ano po ba yung advocacies ninyo? So palagi kung sinasabi na nahahati lamang sa apat na malalaking advocacies ang dala-dala natin. Opo. Yun nga ang pangunahin natin na maibabasa na yung singil sa kuryente sapagkat napaka-importante nito. Opo. Hirap na hirap ang ating ekonomiya. Pagka tayo'y nagbukas dyan kahit na paunti-unti, ay lalong lalaki ang konsumo ng kuryente. Sana man lang dito ma-address na natin. Opo. Tapos kailangan mapataas natin ang kalidad ng ating public education, sapagkat nakita nyo naman, kako, bumagsak talaga. Katas palakasin natin dapat yung ating agricultural sector. Oho. Hirap na hirap ang mga magsasaka. Yung gate price ng palay ay talaga namang hindi nakikitain talaga. At hindi lalong masasadlak sa kahirapan ng mga magsasaka. Opo. At mga mangingisda. At pagkatapos, sa lahat ng ito na gagawin natin, sabi ko, pangunahan din natin ang pagbabantay sa kaban ng bayan sapagkat kahit na anong progreso ang gawin natin, kapag ang paggasta ng pera ng bayan dyan ay hindi nababantayan. Opo. At nasasayang lang. Parang nilagay mo sa buslong may butas. Opo. O bulsang may butas. Sayang naman yon sapagkat bawat salapi na dapat ginagasta ng bayan ay talaga dapat nagagamit sa wastong paraan. So, binanggit natin ang mga pamamaraan kung paano natin gagawin.